Hello mga ka-EXO, so welcome back to EXO Chris Official TV. Ang itatakel ko is about 10 fascinating facts about scorpions. So chill lang kayo dyan and mamaya mamimigay tayo ng 100 peso load. So ang gagawin nyo lang is sagutin yung tanong sa dulo ng video na ito and sagutin siya sa comment section. So simulan na natin guys, thank you so much. So yun na nga guys, meron ako ditong Asian Forest Scorpion or Longimanus Scorpion na matatagpuan sa Southeast Asia. And ito sa ating bansa na Pilipinas, matatagpuan siya sa Palawan. So yun na nga, ito yung Asian Forest Scorpion. So simulan na natin. Number 1, they give birth to live young. So nanganganak po sila. Unlike other arthropods na nangingitlog, ang mga scorpions po, nanganganak sila. Hindi sila katulad ng ibang arachnids like mga gagamba na nangingitlog. So pag nanganak sila, is nilalagay nila yung baby nila sa kanilang likuran. So mag-i-stay yung baby na yun doon sila kakain hanggang maging twin star sila or magpalit sila ng pangalawa nilang balat. So ayun. So because of viviparity is nakakapagpanganak sila. So in other species naman, yung other species naman ng scorpion is meron silang parthenogenesis or kakayahan na manganak ng hindi kailangan ng mating. So like ng mga alligator back scorpion na nandito, buksan ko. Unlike ng likes ng mga alligator back scorpion katulad nito is parthenogenic sila or hindi nila kailangan ng kapair para magparami. And other case na nagsasabi sila na itong Longimanus scorpion nito is parthenogenic pero hindi pa siya napag-aaralan ng mga expert kung talagang parthenogenic siya. So yun guys. Yun yung unang fact regarding sa scorpion. So pangalawa is meron silang mahabang buhay. They have long life. So in wild, tumatagal sila ng 10 taon. So ganun po yung span ng karamihan ng scorpion. It's depend pa kung anong species ng scorpion yun. Pero in average, tumatagal sila in 10 years. Pero sa captivity naman is tumatagal sila ng 25 years. So it depends sa condition ng kanilang tirahan. So it's depend rin sa mga klase or species ng scorpions. Like yung mga ganitong scorpion is talagang tumatagal sila. So next fact about scorpion is they are ancient organism. So ang unang fossil na natagpuan ng mga scientist na scorpion is about 3 million years ago pa. So ganun po katanda ang species na to. So dati ang mga scorpion pinaniniwalaan ng mga scientist na nakatira sila sa ilalim ng dagat. So ipapakita ko dyan sa screen kung ano yung itsura ng mga scorpion dati. So number 4, yun. So number 4 naman, they can survive just about anything. So napakalakas nila sa environment. Unang-una, kaya nilang mabuhay ng 1 taon na walang pagkain. Yes guys, kayang-kaya nila yun. Dahil napakababa ng metabolism nila. Kaya din nilang mag-survive sa ilalim ng tubig for 48 hours. Like ng mga Asian Forest Scorpion na to, is kahit ilagay mo sila sa ilalim ng tubig in 48 hours ay nakakapag-survive sila. Because of meron silang book lungs. Nakatulad ng mga nasa horseshoe crabs. Yun. Yun ang sekreto nila kung bakit sila nakakatagal sa tubig. And isa yun na gamit pag yung scorpion nyo is ma-invade ng mites. Ng predatory mites or parasitic mites. Pag na-invade siya ng mga ganun, is kailangan mo siyang ibabad sa tubig ng siguro mga 1 hour para mawalan siya ng mawalay tapos ibabrush mo siya
para matanggal yung mga bite sa katawan niya. Yun is applicable lang po sa mga forest scorpion. So, kaya din nilang mag-survive sa mga harsh environment na napaka-dry, like ng mga disyerto, yung mga ganon, nakakapag-survive po sila sa ganon. Kasi may mga species tayo, like ng ating alligator back scorpion na desert type. Kaya, naka-ano lang siya. White sand lang ang ginamit ko. Unlike dito sa forest scorpion na naka-ano ako, naka-forest type. So, kaya palagi siyang basa. So, mababa po ang metabolism ng mga scorpion. Sa sobrang baba nito is 10th of the oxygen na ginagamit ng insekto, yun lang ang ginagamit nila. Super baba ng ang metabolism ng mga scorpion. Sila ay tinagurian din na virtuality indestructible. Kasi halos sa ang panig ng mundo, bukod lamang sa Antarctica, makikita mo sila sa Pilipinas, meron old in the old world, new world, meron sila. So depende rin sa species ng scorpion. So ang pinakamalaking scorpion is yung emperor scorpion. Yun. Ang alam ko ay umaabot siya ng, hindi ako nagkakamali, 10 inches and up, yung ganun. Next is ano sila? They are arachnid. So hindi po sila insekto at po ay mga arachnid. Ang mga kasama nila sa arachnid family is mga spiders, like ng mga tarantulas, mites, yung mga kuto, lice, yun. Kasama yun sa arachnids. And meron siyang sting sa likod. So hey, Goy, tumalaw ka naman. Yun. So, sixth na fact sa kanila is scorpion dance before mating. So meron silang ano, meron silang serenade dance or promenade walk na tinatawag before sila magmate. So pag nagmi-meet po ang dalawang scorpion, isinisimulan ng male. Then maglalabas yung male ng sperm, tapos kukunin yun ng female. Tapos ilalagay nila sa genitals nila. So ganun po magmating yung mga scorpions. So next na fact is they glow in the dark. So ayun. Meron akong hinanda na UV light. So i-set up ko lang yung UV light natin. Ayan. So ready na yung UV light. Ang gagawin ko is i-off ko yung ilaw para makita natin. So yun guys, kung makikita nyo is nag-glow siya sa dark. Nag-iba yung kulay niya. And mas na-appreciate ko ang scorpion pag merong black light or UV light. So ayan. So nagiging ano sila, glow in the dark sila because of meron silang part sa cuticle nila na nakakapag-absorb ng UV, the same time nakakapag-reflect ng visible lights. So ito yung mga reason kung bakit madali silang mahanap sa wild ng mga scientist or hobbyist. Kasi nakakapag-reflect sila ng UV light. So magdadala lang kayo ng UV light and makikita nyo sila sa kadiliman ng gabi. So yun, isa ring reason ito kung bakit prone sila sa predator. Kasi yung moonlight natin is meron siyang UV light. So nakikita siya ng mga ibang predator na nakakakita ng UV light. Like ng mga owls or mice, yung mga matatalas yung pagtingin. So yun, nagiging prey sila ng mga predator dahil sa nag-glow sila in the dark. So yun. So trivia lang po, ang bagong molt ng scorpion is hindi nag-glow in the dark kasi hindi pa tumitigas yung cuticle nila. Yun na nga guys, so next fact sa kanila is they eat just about anything. So halos lahat is kinakain nila, from small rodents, ang mga maliliit na insekto like crickets, worms, night crawlers, roaches, lalo yung mga dubia roaches and red runners na pinapakain ng mga hobbies. Halos lahat kinakain nila. So next fact about sa kanila is they are venomous.
So yes po, meron po silang stinger na nasa likod ng nila, buntot nila, or nasa dulo ng buntot nila, ditong part na merong venom. So may mga species na napakataas ng venom, like mga level 5. Ang sample dito is mga Deadstalker. And meron namang level 1, like itong ang Asian Forest Scorpion and yung mga Dwarf Scorpions. Yung Dwarf Wood Scorpion. So, yun. So, paano natin madidetermine yung kung mataas ba yung venom nila or mababa? So, unang-unang tinitingnan natin sa kanila is yung pinchers. Yung pansipit. Pag yung pinchers is malaki compared sa body size nila, meron tong mahina na venom. Like ng mga Emperor Scorpion, ng mga malalaki ang stingers. Isa pang tinitingnan is yung buntot nila. Pag ang buntot nila is malalaki compare sa pinchers nila, ito ay mga high level venomous. Mga high level venom sila. So, isang example dito yung Deadstalker, kung makikita nyo dyan sa screen. Yun. Compare nyo yung laki ng pincher niya doon sa buntot niya na merong stinger. So, ayun guys. So, pag beginner ka for this hobby, ang magandang subukan na una is mga level 1 hanggang level 2 ka lang muna. Huwag ka munang kukuha ng mga high level kasi medyo masakit yun. Level 1 consists of itong Longimanus Scorpion, Emperor Scorpions, Swarmer Scorpion, or yung Dwarfwood Scorpion. So, depende sa trip mo kung gaano kalaki yung scorpion na gusto mo. Kung gusto mong medyo maliit lang, nandyan yung Dwarfwood Scorpions. So, napakamura din yung halaga nun compare sa mga Longimanus and Emperor Scorpion. So, yun na nga. So, yun guys. And yung ano pala, yung venom nila is hindi masyadong dangerous sa human. So, scorpions are not about dangerous to people. Magiging dangerous lang ito kapag meron kang allergic reaction sa venom nila. So, pag nagkaroon ka ng allergic reaction, doon ka lang may possibility ng mamatay. Pero pag wala kang allergic reaction doon sa venom nila, is hindi ka naman mamamatay. So siguro mamamaga lang siya or magkakaroon ng patches, pero hindi ka mamamatay ng venom scorpion because ang sting nila is designed para sa mga maliliit na species like mga roach, para lang makapag-paralyze or makapag-defense. So ang scorpion pala is mayroon silang dalawang sting na ginagamit. Yung isa is for defensive, yung isa naman is for paralyzation kung kakain sila. Kasi ang ginagawa nila is sinisipit nila yung pagkain, tapos tinuturukan nila ng venom para maging paralyze yung victim nila and hindi ito gumalaw. So ganun yung style ng mga scorpions. So yun guys, yung 10 facts about scorpion. So ngayon is itatry kong pakainin yung 3 species ko ng scorpion dito. So meron akong hinanda na roach para sa kanya. Subukan natin kung kakain. So yung hulog ko lang yung roach. So yun guys, kung nakita nyo, sinipit kagad. Wala nang wala nang hunt. Galing, sinipit kagad. So tingnan natin kung anong gagawin niya, kung i-sting ba niya. So ito yung isa kong alligator box scorpion guys. So susubukan ko siyang pakainin ng maliit na Blataritaris nymphs. So wala nga ako ng nymph. So
alligator box scorpion or hintolota hintolata is level 3 sa stinger. Sa sting level nila. So ilalagay ko sa dulo yung ano, ilalagay ko sa dulo yung mga venom level ng bawat scorpion. So meron akong listahan nun. May nahulog na isa. O yun, yun, nakikita nyo yung hunting oh. Mas ano siya, mas magandang mag-hunt kaysa dun sa nating scorpion na malaki. Yun, kita nyo, oops, ayun. So makikita nyo yung pag-sting, no? Lakas nung pag-sting. So medyo pumapalag pa yung prey. Ayan. Ganito guys, no? Sino nga guys, nakita nyo yung ano? 10 interesting fact about sa scorpion and yung feeding video nila. Siguro hanggang dito na muna. Kung nagustuhan mo tong video na to, mag-iwan ka ng like. Kung hindi mo nagustuhan, okay lang, mag-iwan ka ng dislike and mag-comment ka sa baba kung ano yung hindi mo nagustuhan. And sana lahat kayo sumali sa aking 100 peso load raffle. Ayan, maingay na naman yung kapitbahay. So, shoutout sa kapitbahay kung maingay palagi. So, hanggang dito na muna guys. Thank you so much sa panonood sa EXO Chris Official CD.